Okay na. Whatever. Okay. Sige po. Ayun, so good morning po ulit, brothers and sisters. And happy Lord's Day po ulit. Ayan. So ngayon po is nasa Bible class na po tayo ngayon. And we are still studying the duties of Christian fellowship by John Owen. And ngayon po nasa section 2, rule number 14 na po tayo. So before po tayo mag-start, let us pray po muna. Let's bow down and let us pray. Father, we thank you for this day, Panginoon, for this Bible class, Panginoon, binibigay mo sa amin, Panginoon, yung means of grace, Panginoon, ng iyong salita na pag-aralan namin to, Panginoon. We pray, Panginoon, that you've given us understanding, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng makikinig at also, Panginoon, sa lahat ng magbibigay ng kanilang insight, Panginoon, sa mga magtatanong, Panginoon, give them wisdom, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. At ganoon na rin sa akin, Panginoon, na ma-deliver ko ito na with humility, Panginoon, at tanging ikaw, Panginoon, ang may taas ngayong umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, po, nasa section 2, rule number 14 na po tayo. And yung notes po natin, na-send ko na po sa ating group chat sa Messenger. So, we could see it. Yan. And basahin ko lang po yung rule number 14 natin. Sabi dito, believers must watch one another's behavior carefully and warn one another to avoid all disorderly conduct. If any offending member will not accept such warning, their case must be brought to the church. So, I think we are very familiar sa rule na ito, and sa general rule na ito, two words, no, which is yung church discipline, no. And sabi dito, yung tayo mga mananampalataya, must watch one's another behavior carefully, no? So hindi tayo magbabantayan lang na mali ka, okay, di ganun, no? But sabi dito, we should careful, no? And also to warn yung mga kapatiran natin na tayo mismo nagkakamali tayo, we are not perfect, no, in this world, but nandoon yung pagkakamali natin. And ang isa sa mga duty ng natin bilang mga Kristiyano is to warn one another, no? And sabi dito, to avoid all disorderly conduct, no? Yung mga discipline behavior natin, yung hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And sa pinakadulo, sa sinabi dito, if any offending member will not accept such warning, their case must be brought to the church. No, sa kapag yung kapatiran natin, no, na hindi tinanggap yung warning na yon, yung case nila, no, yung nangyari sa kanila is kailangan i-brought up sa church. And we are very familiar, no, sa magiging key text natin dito. Actually, maraming mga verses na binigay si John Owen regarding sa church discipline, sa rule na ito. Pero yung pinaka-emphasize niya talaga dito is yung sa Matthew 18, verse 15 to 17. Basahin ko lang po. Sabi dito, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. So ito po yung pinakauna, no? Kapag nagkagawa ng sin sa'yo yung kapatiran mo against you, go and tell him his fault, no? Sabihin mo kung ano yung kasalanan niya na ginawa niya sa'yo between you and him alone. So ayun yung pinakauna, no? And if he listens to you, kapag nakinig siya sa'yo, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you. So ito yung pangalawa, which is yung kailangan magsama ka ng at least two others along with you, no? Para magkaroon ng witness doon sa pag-uusap. And
Sabi dito that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. And if he refuses to listen, kapag hindi pa rin siya nakinig, tell it to the church. So sabi dito sa verse na to na kapag hindi pa rin talaga nakinig, no, sa'yo, kapag ikaw tsaka yung isang mong kapatiran, kayong dalawa lang, hindi siya nakinig sa'yo. And ganun na rin kapag nagsama ka ng witnesses, hindi pa rin siya nakinig. Ganun, tell it to the church. So ito yung pinaka-principle ng church discipline. Oh. Na sinasabi ni Christ sa Matthew 18, verse 15-17. And pangalawang key text natin is the 1 Thessalonians 5:14. Sabi dito, "And we urge you, brother, admonish the idle." So, si Paul, he is telling the Thessalonians, ito yung pinaka-final instruction ni Paul sa Thessalonica, no? Pero yung sinasabi niya dito na idle, hindi ito yung wala lang ginagawa. But this is meaning na indiscipline or hindi nakikinig sa pinag-uutos ng Diyos, no? And sa 14b, sabi dito, "Encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all." No? Kapag may mga patiran tayo na makakaranas ng panghihina, no? They are weak in the faith, they are faint-hearted, talagang darating sa point na tayo, manghihina tayo. And tayo, mga mananampalataya na spiritually matured, na malakas dahil sa pananampalataya natin, we should help yung mga kapatiran na nanghihina. And sabi dito, be patient with them all, no? Alam naman natin ang isa sa mga fruit ng Holy Spirit is patience, no? And sa atin na kailangan natin maging patient sa mga nanghihina nating kapatiran, no? And yung patient na yon, no, rooted yon sa pagmamahal na galing sa Panginoon. And sa third text natin is sa Hebrew chapter 3, verse 12-13. Sabi dito, "Take care, brother, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin." Ito yung author ng Hebrew na ini-instruct niya yung mga kapatiran, no? Na kasi yung pinaka-context nito is yung sa pinakauna is yung the day of the Lord, no? And sinasabi ng author ng Hebrew na merong mga kapatiran na may mga unbelieving heart sa loob ng simbahan, no? And maglilid to itong mga unbelieving heart na to, mga tao na to na nasa loob ng simbahan, maglilid to from fall away and worst case scenario apostasy, no? And pero ini-instruct niya rin, but sabi dito, "But exhort one another every day." So araw-araw we should ini-instruct ng author ng Hebrew na exhort one another every day, no? As long as it is called today. Sabi yung today dito, ito yung referring to sa pagbabalik ni Christ, no? And that none of you may be hardened by deceitfulness of sin. And sa Hebrews 10, actually almost similar to sa Hebrews chapter 3, sabi dito sa Hebrews 10, verse 24-25, "And let us consider how to stir up one another to love and good works, and encouraging one another, and all the more as you see it the day drawing near." Consider natin na we should stir up one another, we should build up one another by doing good works, no? Alam natin na hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, no? Pero we do good works dahil niligtas tayo ng Panginoon. At itong good works na to, makakapagbigay ito ng identification sa kapatiran. He will be building up, or yung kapatiran na yon mabibuild up siya dahil sa ginagawa mong mabuti. And
encouraging one another, no? Kasama to sa exhortation na sinasabi ng author ng Hebrew. And all the more as you see the day drawing. So referring pa rin to sa pagbabalik ni Kristo na kung bakit isa sa mga nire-remind ng author ng Hebrew is kailangan natin gumalaw, no? Kailangan natin kumilos bilang isang Kristiyano na parang bukas o mamaya darating na si Kristo. And sa Hebrew chapter 12 verse 15 to 16, dito, make straight paths for your feet so that what is lame may not be put off joint but rather be healed, no? How can we yung feet natin should be straight, no? Sasabi sa Psalms, sabi niya doon, your word is a light to my feet. Your word is a lamp to my feet. Kasi nasabi niya lang doon na yung salita ng Diyos is yung guide ng mga paa natin sa paglakad natin, no? And alam natin na ang salita ng Diyos, nililid tayo nito, no? Patungo sa glory niya, sa kalooban niya. And ganun din, no? Yung ini-instruct dito ng author ng Hebrew na yung straight path for your feet is we should conform sa salita ng Diyos, no? Digdigin natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. And sa pamamagitan noon, sabi dito, so that what is lame may not be put off joint but rather be healed. Yung mga hindi na makalakad, no? Hindi na kumbaga ano na, sabi dito, pilay, no? Hindi na makalakad, hindi na nila magampanan yung pinaka-natural na dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. And why that? Sa pag-aral natin sa salita ng Diyos, they may be healed. No? Dahil isa sa mga duty natin is to build them up. No? Stir them up, exhort them, encourage them. No? Sabi dito sa verse 15 to 16, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled, that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. So sinasabi dito sa verse 15 to 16 na huwag nating ipagdamot, no, or yung biyaya ng Panginoon na kahit nanghihina yan yung kapatiran natin. Wag tayong magkaroon ng bitterness sa puso natin. No? Wag natin ipagkait sa kanila yung grace ng Panginoon. And na para bang katulad tayo ni sino ba to? Yung sa Old Testament, si Jonah, no? Na sa amin lang tong pangako ng Panginoon dun sa mga Ninevites. Hindi, para sa amo sila. Huwag natin ipagkait yung grasya ng Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng bitterness sa kapatiran natin nang ihina, but we should build them up. And sabi dito, refer niya dito yung kay Esau, na which is sexually immoral and holy, dahil binenta ni Esau yung birthright niya. No? Yung story ng kay Jacob kay Jacob and Esau, na dahil ang pinaka-context nito is si pinabayaan ni Esau yung birthright niya dahil siya yung matanda, no? And sabi niya doon, mamatay din naman ako, kaya okay lang na sige, sayo na yung birthright, no? Ikaw na yung pagsisilbi, dahil sinabi naman ng Panginoon na yung the older will serve the yung mas bata sa kanya, which is si Jacob. And sa next key text natin is sa Leviticus chapter 19 to 17. Sabi dito, you shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. Wag nating kamuhian yung kapatiran natin sa puso natin.
But sabi dito, but you shall reason frankly with your neighbor. Matuto tayong mag-reason sa kanila. Tanungin natin sila. Huwag nating isarado yung puso natin sa kanila. Dahil tayo rin, no? Baka tayo yung magkaroon ng kasalanan dahil sa kanila. And sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 15, sabi dito ni Paul sa mga Thessalonica, do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Huwag nating i-close agad, no? Huwag nating, oh, ano yan, nagkasala, kalaban na yan. But, sabi dito, but warn him as a brother. So, makikita natin dito yung pagiging gracious na ini-instruct ni Paul. And sa Romans 15, chapter, sorry, sa Romans chapter 15, verse 14, sabi dito, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. So, si Paul, sinasabi niya dito sa mga taga-Roma na si Paul is satisfied dahil itong mga taga-Roma is they were filled with knowledge, no? And also wisdom din na they are able to instruct kung ano yung andun yung pag-build them up sa isa't isa na malaman nila kung ano yung pinapahayag ng salita ng Diyos. And sa James chapter 5 verse 19 to 20, sabi dito, my brothers, if anyone among you wanders from the truth, which is naliligaw sa katotohanan, and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. So, sa James, hindi sinasabi dito na kapag nabalik, no, yung kapatiran from that dahil nga naliligaw sa katotohanan, no, kumbaga parang work based, no, pero sinasabi dito na will save his soul from death, no, and will cover a multitude of sins. Kumbaga dahil yung sa, I think ano ko yung verse na yon, but sabi doon snatch them from the fire, parang ganito yon, no, na malapit na sila sa dagat-dagat ng apoy, but save them, no, ito yung sinasabi dito sa James. And sa last text natin, sa Proverbs 29 verse 1, he who is often reproved yet stiffens his neck will suddenly be broken beyond healing, no, yung mga tao na matigas yung ulo, sabi dito matigas yung ulo and hindi nakikinig, no, will suddenly be broken beyond healing. So warning to doon sa mga taong ayaw magpa-ward. And ngayon po, dako po tayo sa ating explanation. Sabi dito, there is a threefold duty involved in this rule. The main one, the one to be emphasized, is that of warning. So ito yung pinaka in-emphasize ng rule na ito, na merong warning dapat sa kapatiran. And actually naman sa church discipline principles, which is sa Matthew 18, na andun yung warning, no, andun yung pagdetail sa kapatiran na nagkamali ka, and sabi doon, although yung pinaka-context is if your brother sins against you, no, you should warn them, no, sabihan mo yung kapatiran mo na nagkamali. And sabi dito, the first duty, that of watching, which is yung sa pangalawa, which is yung sa pagsama ng mga witness. And the third, that of referring to the church, follows only if the warning is ignored. So, kapag hindi nag-listen doon sa warning na yun. Whether out of consideration of the glory of God and the gospel, or of the bands of fellowship, the mutual love that exists them believers
between believers and the mutual obligation upon them to seek each other good and spiritual profit. This duty is great necessity and a great usefulness. Na yung mutual love, yung paggawa natin, no, ng yung pag-process natin ng discipline na to, yung rule na to, and is consideration to para sa kapurihan ng Panginoon, no, and also sa kapurihan, no, ng ebanghelyo. And yung mutual love na ginagawa natin, yung rule na to, we do it, no, in love, no, and obligation natin bilang kapatiran na mahalin yung kapatiran natin na nagkasala, na nanghihina, no, they are caught in sin, obligation natin na i-restore them, no. And itong mga rule na to, no, sabi dito ni John Owen, this is a great necessity, dahil kailangan to, no, and kapakipakinabang ito sa ating simbahan. And sabi dito, not that we should pry with curiosity into one's another failing, but much less search maliciously for discovery which will trouble and dishonor our brother. Na hindi natin ginagawa to dahil curious lang tayo sa naging kasalanan niya, sa failing niya. Hindi. We do it for the glory of God. Ginagawa natin to para i-restore yung kapatid. Ito yung pinaka main motive natin. No, kapag nag-fail yung kapatiran, ang pinauna dapat na pumasok sa utak natin, ang pinauna dapat na may isip natin is to restore them. Ma-curious lang sa anong kamalian niya, ganyan, no? Ito dapat yung pinakaunang papasok sa puso at isipan natin bilang kapatid niya. And sabi dito, we should observe one another's walk in the sense for the glory of God. Na, ayun nga, sabi ko nga kanina, sa pinakaunang rule na to, na we should observe na lahat tayo magbantayan tayo. No? And ito yung isa sa mga kailangan natin. Na huwag natin pabayaan yung kapatiran natin. Matuto tayong kamustahin yung kapatiran natin, kung ano ba yung nangyayari sa kanya. And by that, no, nag-glorify natin ng Panginoon. And although, we should be careful then, no, sabi nga sa Galatians, na we should be careful dahil baka tayo ay matempting tayo. And itong pag-observe natin sa paglakad ng kapwa nating kapatiran is to honor it also for the gospel, no? Ma-advance yung mag-glorify si God. And sabi dito, what is exemplary in another's behavior you should follow. No, sa lahat dapat na kung ano yung tamang behavior is masunod dapat, no? Ano yung sinasabi ng Panginoon, dapat ayun yung masunod. What is failing should be pointed out, and what is wrong may be reproved, no? Kung ano man yung mali, huwag natin pabayaan yon. Dapat ma-pointed out yung kamalian na yon. And kung ano man yung mali na yon sa kanya, kailangan may tama siya doon. Huwag natin hayaan na, hindi, diyan ka lang. Sige, mali ka lang. Gawin mo lang yan. Ang duty natin is to reprove our brothers and sisters. That in all things, God may be glorified and Christ exalted. Ito yung talagang in-emphasize na yung pag-restore is for the glory of God, and may taas ang ating Panginoong Jesucristo. And there are two methods of warning, no? Meron daw dalawang paraan para mawarningan yung kapatiran. Una,
warning authoritatively by way of power. Pangalawa, warning fraternally by way of love. Yung una, sabi dito, the first of these, again, has two parts. Yung warning authoritatively, meron daw two parts. Una, yung doctrinally, and by teaching. And pangalawa, yung discipline, which is yung kailangan ma-discipline. And una, yung syempre, yung sa doctrinally, by teaching, possible ma-warn siya sa pag-preach dito sa pulpit, sa mga teachings, no? Dahil dapat na yung teaching is makita na ang na tayo ay nagkakasala, no? Hindi lang ma-encourage tayo, but makita na kung ano yung mali natin, no? Isa yun sa mga motive, no, ng preaching, ng teaching, and also yung salita ng Diyos, no? Ito yung pinpoint out sa atin. And pangalawa, disciplining. I think ito yung sa part ng church discipline. Both of these actions involve the whole church are not relevant here, no? And the second also is twofold. Yung pangalawa, yung warning fraternally by way of love. A fraternal warning may be given as an exhortation. So, yung pag-exhort natin sa kapatiran natin, yung pakipag-usap natin, possible na ma-warningan din sila doon sa pag-exhort natin. And, for example, as an encouragement to do good. No, yung paggawa natin ng mabuti, no, hindi man natin masabi sa kapatiran na ginagawa ko tong mabuti na to, but we practice it, no, para ma-warningan din yung mga nanghihina nating kapatiran na itong kapatiran na to gumagawa ng mabuti, dapat ako rin ma-rebuke siya doon sa mga practice na sa mga natural na ginagawa natin. And sabi dito, or it may be given as an admonition. Example, as a reproof for something which is wrong. It is this last example which is particularly intended in this rule. Here, therefore, in the duty of every church member towards those with whom he walked in fellowship, that by using God's word, he should admonish any member who he judges is, in some particular, not living according to the right way. And he is to do so with the one purpose of recovering that member's soul. So ito yung kanina na sinasabi ko na yung pag-practice, no, ng warning na to, ang purpose nito is to recover yung soul ng kapatiran natin. And ito na yung mga kailangan nating i-consider sa kapag pina-practice natin yung role na to. Dito, it is granted that much caution and wisdom and tenderness and moderation is required by anyone performing this duty. No, yung mga nag-perform ng duty na to, yung role na to, mas haba wisdom, no? Hindi yung wisdom na napag-aralan natin, no, regarding sa wisdom, which is na-tackle din ni Kuya Angelo, yung sa wisdom, na yung wisdom na to is hindi dapat nanggagaling sa sarili natin, but yung wisdom na to nanggagaling sa Diyos, no? And dapat meron din tenderness, no, yung and also yung moderation, dahil required to doon sa pag-perform ng duty na to. Sabi dito, a lack of these virtues means that matters can easily degenerate from a peaceful remedy of evil to the fuel of strife and debate, no? So kapag wala ka na itong mga bagay na to, yung, which is, I think, fruit ng Holy Spirit, hindi ka matured to handle this rule, no? Possible na parang maging gas ka pa, no? O sa ibang term,
parang laging panggatong ka pa para ma-stripe, para magkaroon ng stripe, para mas lumiyab pa yung apoy. Anyone who is called to this duty should therefore consider the following points. Sabi dito, number one, that at all times, he should not transgress that rule of love which is given us. No? Ano ba yung rule of love na to? Sabi dito, it bears, sa 1 Corinthians 13:17, it bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. No? Na kahit anong mangyari, no, we should follow kung ano yung rule na binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. And sa Galatians 6:2, sa pato sa mga rule, sa mga rule ng pagmamahal natin sa kapatiran natin, sabi dito sa Galatians 6:2, carry each other burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. And number two, that he should maintain peace in his whole heart by being assured that he is constantly laboring to cast out all the logs and inspect in his own eye. So referring to doon sa Matthew 7 verse 5 na kailangan tanggalin mo muna yung troso sa mata mo bago ka mag-judge ng kapatiran mo. Kailangan ipakita mo muna na you are living in Christ, no? Wala kang sariling kasalanan, no, na ginagawa niya bago mo siya i-judge o bago mo siya i-reprove. Kasi sabi nga doon sa Matthew 7:5 that you are hypocrite kapag kapag ginagawa mo yung bagay na yon, and meron kang sariling kasalanan na ginagawa niya. And sa number three, that he should carry out the admonishing in such a way that it is always clear that he has no other purpose but the glory of God and the good of his brother. That all envy and rejoicing in evil very far from him. Wala nang ibang purpose kung bakit mo pina-perform yung duty na to, kundi mag-glorify ang Panginoon at kabutihan, no? Yung motive natin sa kapatiran natin na yung inggit, yung rejoicing in evil, no? Na masaya ka sa mali, no? Sa paggawa ng mali. Ay wala sa iyo, malayo sa iyo, no? Kaya napakahalaga ng sanctification natin sa Panginoon, no, na nilalayo tayo sa paggawa ng hindi ka nais na ayos para sa mata ng Diyos. Number four, that he should make sure that he draws his warning from the word so that the authority of God accompanies them, and let him not presume to make any comment without the word, no. Na yung mga warnings na binibigay natin sa kapatiran natin is dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo, dahil ay niya, yung authority ng Panginoon ay ma-accompany tayo. Na hindi sa sariling lakas natin, hindi sa sariling wisdom natin yung warning na yun, but galing yun sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagtatama sa atin. At tayo bilang Kristiyano, hindi tayo dapat nagsisettle sa mga probability lang. Kailangan maging, we should make sure sa pag-warn sa kapatiran natin, no? Na parang hindi lang tayo nag-comment lang, ganyan, ganyan. Pero yung perform ng duty na to, no, is dapat naka-anchor sa salita ng Panginoon. Number five, that all the circumstances of the situation of time, place, person, etc., be weighed up and considered so that the slightest provocation may be avoided. So kailangan consider din yung time, yung place, and also yung tao, no, na involved dito
para hindi ma-provoke, oh, hindi na mapatagal yung or hindi na mapatagal yung paggawa niya ng kasalanan or provocation, no? Ma-avoid natin yung mga provocation. Number 6, that it is a practice of in which Christ has a special regard. Itong practice na to, inutos to ng Panginoong Jesucristo. And isa to sa pinaka-ini-emphasize niya sa pag-restore ng kapatiran. Itong yung sinabi niya nga sa Matthew 18 na yung which is yung church discipline. Number 7, that he should carefully distinguish between personal injuries to himself, which must be discussed in a context of forgiveness rather than reproof, and other offenses that are more public. So, kailangan na-distinguish niya yung sarili niyang injuries sa kanyang sarili, no? And also, which must be discussed in a context of forgiveness rather than the proof. And number 8, lastly, that self-examination with respect to the same or similar feelings must always accompany any brotherly warning. No, kailangan irespeto natin yung same or similar feelings, and kailangan magkaroon tayo ng self-examination. And with these and similar points having been considered, let every believer with Christian courage admonish from the word everyone whom with a judge is failing in his Christian walk in any way, not willing that they should continue in sin. They are to be read to hear, receive, and be satisfied by a just defense or promise amendment in behavior. In offense is involved, a believer cannot be free from guilt of other men's sin. So, sinasabi lang dito na yung pag-judge natin sa feeling ng kapatiran natin, ang hindi dapat tayo willing na mag-continue sila sa paggawa ng sin, no? But itong at itong mga nakagawa ng offense na to, no? And also yung nagpe-perform ng rule na to must be ready to hear, receive, and be satisfied by just defense or a promise amendment in behavior, no? Dahil kapag may offense na involved dito, no, a believer cannot be free from guilt and other men's sin. So hindi magtatagal yung dahil magkakaroon siya ng guilt, no, kapag may offense siya doon sa kapatiran niya. And sabi dito, the believer who is being admonished, yung believer, no, na ina-admonish, no, yung kapatiran nagka-fail, sabi dito, should accept the warning, na ito dapat yung isa sa maging isipin natin, no, na wag tayong maging maging matigas yung puso natin when we fail. Oh, andun yung meron tayong pinaglalaban, pero yung sin na to, no, yung pag-warn ng kapatiran sa atin, we should accept it, no, in humility, no, with all Christian patience, no, with no more anger or bitterness than he will feel, no? Maging pasensyoso, magkaroon ng bitterness or galit, no, kapag winawarn tayo. Someone have broken a weapon by which he has about to be killed, and he should consider. Number 1, ano yung mga kailangan consider ng nag-fail, no, na kapatiran? Number 1, the authority of the one who has appointed this practice. Yung authority na binigay ng Diyos. Yung Diyos yung nagbigay ng authority to appoint this practice. Number 2,
the privilege and mercy that he enjoys by such a spiritual prevention of danger of or evil, which he himself perhaps was not aware of. Yung privilegio, kailangan niya i-consider yung privilege and yung mercy na ini-enjoy niya sa ini-enjoy niya, and also yung prevention na dapat nag-fall na siya sa sin pero may nag-warn pa rin sa kanya sa privilege from God, no? And number three, the dreadful judgment which are so often threatened towards those who despise reproofs, no? Yung judgment ng Panginoon na kailangan niya i-consider yung bagay na yon na may nag-warn sa kapatiran niya, may nag-restore sa kanya, dahil yung judgment ng Panginoon ay nakakatakot, no? Yung which is tinitreaten nito yung tao na hindi sinusunod yung reproofs, yung pagtama sa kanya. May kaparusahan sa Diyos yun. Sabi nga sa Proverbs 29 verse 1, so as to be able to accept thankfully a just admonition from at least member of the church congregation. Na kailangan maging thankful tayo na may nag-warn sa atin. No? And huwag tayong magkaroon ng bitterness or anger na ikaw nga, ano nga eh. May ganong part na hindi tayo thankful. Dahil yung pag-warn na to, yung warning na to, yung pagtatama sa atin ng kapatiran natin, no? Isa to sa mga means ng Panginoon para pabanalin pa tayo, para i-discipline tayo, para i-remind tayo na makasalanan tayo. And para magpatuloy tayo sa paglalakad natin, no? Na yung mga warning na to, hindi palaging, huwag natin isipin palagi na na parang ako na naman ganyan. Pero lagi natin isipin na oo nga, ikaw na naman, kasi lagi ka nagkakaroon ng kasalanan. Kaya mahalaga yung pagtatama sa atin. And isa sa mga principle ng Panginoon sa na yung mga tupa niya, no? Talagang ano, dinidiscipline ng Panginoon. And isa 'yan sa mga prayer ni David in Psalm. And sabi dito, on the last point of the rule resorting to the church, when private admonition does not prevail, our Savior has so plainly described in Matthew 18-15 the way to proceed that it needs no further explanation. Sabi dito ni John Owen, I will only note that the word church in verse 17 cannot be understood to mean the elders of the church alone, but rather the whole congregation. So, in-explain niya lang ni John Owen na yung word na church doon is hindi lang elders ng simbahan, but rather yung pinaka-whole congregation. Otherwise, if the offended brothers takes with him or two or three elders to interview with the offender, as he is encouraged to do, then he has taken the church with him, and the church has been told of the offense before the proof has been delivered by two or three. This would obviously be contrary to the rule. And ngayon po, pupunta na tayo sa ating discussion questions or pero ilatag ko lang po muna yung mga questions natin. Number one, of all the rules in this manual, this is probably the one that at least implemented in our day and age. Why do you think this is, no? Itong church discipline na to, yung rule na to, no? Hindi to masyadong binibigyang pansin sa other churches. So actually, ano nga eh, may mga churches talaga na hindi alam yung rule na to, no?
na hindi pinapractice yung rule na to dahil hindi dahil ignorant sila, pero they tolerate sin, no? And isa yun sa mga nakakalungkot na ginagawa ng isang simbahan. And ganun nga na sa tanong na to, bakit least implemented siya sa araw na to o sa ibang mga churches na nangyayari sa panahon na to, no? Bakit kaya? Number two, what are the wrong ways to go about this reproving? Ano yung mga mali na practices or wrong ways to go about this reproving? And what would be the dangers that might result? Ano yung mga dangers na pwede maging resulta nito? Number three, what are the right ways to do it? Ano naman yung tamang paraan para gawin tong role na to? And what are the benefits that would follow? Ano yung kanina dangers? Ano naman sa kabila? Ito naman, ano yung mga benefits na magka-follow dito? Number four, ito, sa personal intake to, do you feel any personal responsibility in the spiritual failure of any church member? So, na-feel mo ba yung personal responsibility mo kapag may kapatiran na nag-fail, no? And number five, John Owen gives far more attention to this rule than to any of the other 21 that he lists. Why do you think this might be? So si John Owen, actually, nung inaaral natin to, ito yung pinakamahaba na in-emphasize niya sa mga rules dito sa Duties of Christian Fellowship na book niya. No? And tanong dito, bakit in-emphasize ni John Owen? Di naman natin alam yung nasa isip ni John Owen. Pero yung in general, na bakit niya in-emphasize? Bakit niya binigyan ng more attention itong rule na to? So, ayun po. Open na po tayo sa ating discussion question. If may tanong po kayo or pwede niyo pong sagutin yung mga questions natin. And ganoon din sa Google Meet, kung may mga questions po kayo, pwede ba sila mag-open ng mic? Or they can comment na lang sa Google Meet. Sige po, any questions or insights or pag-answer ng mga questions? Mic check. Hello, mic check. Hello? Mic check. Sige po, kung may question or pwede po, maganda yung mga questions na for consideration natin. Very practical and also ganun din sa personal intake natin sa role na to. Sige bro. Bro headset. Check. Sound. Dinig ba ako? Sa floor. Sige bro. Sabi. Do you feel any personal responsibility in the spiritual failure of any church member? Yung question is, meron ka bang personal na nafe-feel mo ba? Do you feel personal responsibility na kumbaga tinitignan mo ba na responsibility to, personal responsibility mo to kapag may isang kapatiran na nag-fail?
Eh, yung question. Meron na nga ba? Hello. Okay, sige, Mark. Ayun, salamat sa labor. Yun lang. Ayan lang, biro. Ayun, yung topic is basically church discipline, and we, ayun, by Brother Angelo, discuss it already na. Siguro parang many times, no? Pag-uusapan natin. And then same time, na-experience din natin yung application nun. Now, in regarding with that, paano yung bali yung pinaka-question ko is, paano nagka-come up sa tao na dinidiscipline or yung regarding sa spiritual manipulation? Paano yun magka-come up sa ganun? At paano natin yung masasabi na na-manipulate siya through the authoritative? Kasi dalawang way sabi kanina is, one is through the word, i-preach, bonish yung, through the pulpit, para ma-admonish yung sin. Pangalawa naman is itatap mo talaga siya, true discipline. Now, yung sa part na true discipline, paano masasabi ng tinap o yung nagkasala at dinidisiplina na minamanipulate siya spiritually nung tao na nagtatap sa kanya? Siguro yung pinaka-ano ko dun. Yung question pass is, paano magka-camp up or bakit masasabi ng tinap sa kanya na may abusive factor yung authority na someone na nag-disciplina sa kanya? So yung, ang pinaka-question pass ako personally is, paano ko masasabi na na-spiritual manipulate ako? Dapat bang lumabas yun? O meron bang dapat, parang checklist tapos masasabi natin na manipulation yun. Or, kasi sabi doon, dapat una sa rules is, kailangan motivated ka ng love. Pinakauna doon. Nag-come up doon sa manipulation. Yan yung gusto kong malaman. Paano natin siya i-handle? Paano nag-come up? Sa spiritual, sa discipline pa rin. Medyo ano yung question. Pero actually sa case talaga ng ano, sa case ng nag-fail, mahihirapan siya dahil lalo na kapag ignorant siya sa word. And mahihirapan siya identify kung namamanipulate na ba siya, spiritual manipulation na ba siya. Kaya, pero nakita ko lang na napakahalaga ng church discipline principle, no? Na even though sa part na 'yon na kapag hindi nakinig yung kapatiran na nag-fail, hindi nagpatama yung kapatiran na nagfail is mapapractice yung church discipline, no? Pero kapag ayun nga siguro sa part ng paano niya makaka-come up is ganun din sa part ng sa witnesses ganyan, and kailangan yung siya mismo, no? Alamin niya rin, no? Lahat naman tayo may sarili tayong conviction, no? Or na tama pa ba tong tong winawain sa akin, sino ba yung tama, or ako ba yung
ako ba talaga yung mali or siya ganyan or namamanipulate na ba ako, no? And siya mismo kailangan by that, no, siguro ay yung nakikita ko na by that natatama rin siya, no, sa pag-aaral niya, kasi yung salita ng Diyos yung pinaka magiging basehan, no, kung tama ba yung kung na-manipulate na ba siya ng authority. Pero yun, siguro ayun yung pinaka-intake. Salamat dun, Brother RJ. Kaya very important yung covenanting, church membership, pagpapasakop sa iglesia, sa leadership ng isang, ng elders, no, or kung elder pa lang. Very important yun kasi may agreement na ang pastor ay nag-oversight sa buhay mo. So, in your spiritual life, your well-being, nagbibigay ka ng authority, and hindi naman bibigay authority, permission, or sinasubmit mo yung sarili mo, hindi lang sa pastor, kundi sa iglesia. At dapat makita yun na mutual. Kung paano nagsasubmit ka sa pastor, nagsasubmit din yung pastor sa'yo, kasi ang submission ay mutual, no? So, pero makikita natin yung hierarchy rin doon na may shepherd at may sheep. Okay? So, sa coverage definition, I have to pull up kaya hindi ko agad sinagot. Yung manipulation as defined sa spiritual in context, the context of spiritual abuse, it is the action of influencing or controlling someone or something to your advantage, often without anyone knowing it. So, yung keyword doon, to your advantage or to the advantage ng nagko-control. So, paano natin ma-distinguish if this is spiritual abuse or manipulation? In simple words, kasi manipulation is control, eh. Control. Yung pag minanipulate mo, kunyari yung, for example, si Brother Rico nagdo-drive. He is manipulating the wheel, no? Kinokontrol niya yon. So, somehow, he is taking charge of the car kung anong direksyon siya pupunta. Ang difference nun sa pastoral oversight or sa spiritual oversight ng elder sa church, again, meron kang agreement, may covenant na nagpapasako po sa'yo, ganito, ganyan. At magiging, matidistinguish natin kung ito ba'y spiritual abuse kung yung keyword na nandun na it is for the advantage of the manipulator, quote-unquote. Ang pakinabang ba ng sinasabi ng elder sa'yo ay para sa kanya? Sino pong makikinabang? Siya ba? O ikaw? Madaling mag-accuse kasi ng manipulation kung yung ina-address ay sin or kamalian, no? Madaling, bawa, ang bata, rebelde tayo, di ba? Rebelde tayo sa magulang natin. Wala akong kalayaan. Hindi nyo ako naiintindihan. May mga ganun tayong paandar sa mga magulang natin. At gusto natin na usurping authority ng magulang natin na tayo yung masunod. Somehow, sa relationship natin sa parents, meron siyang control sa atin. Sila, may control sila sa atin kasi yung authority. So, hindi, pag sinabi nating manipulative or manipulation, nagiging negative yun kung in the context of for whose advantage is this? Meron bang vested interest? For example, brother, meron kang ginagawang kasalanan and I am counseling you, bawa, may mali kang ginagawa, talikuran mo yung kasalanan na yan. Pagsisihan mo yan, i-repent mo yan. O for example, meron kang maling relasyon, no? Tapos ang oversight ay nakita na ito'y makasasama sa'yo. Ngayon, ito yung advice for sure ng mga elders o kung sino mang makakausap mo na nasa tamang teolohiya, nasa tamang pag-iisip at walang ibang vested interest. Kung may sinful relationship or actions, ang gagawin nun, sasabihin sa'yo, itigil mo. Ihinto mo. And that is
to your advantage. Sa ikabubuti mo yon. Okay? Yung mga bagay na yon, para sa ikabubuti mo. Maaring hindi mo ma-enjoy. Kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. Gusto mo yung kasalanan, gusto mo yung gawin mo. May sarili kang kumbaga may gusto kang gawin na aksyon. Ngayon, dahil hindi mo nagustuhan yung narinig mo, maaari mong isipin nyo na bakit niya ako dinidiktahan? Bakit parang ang gusto niyang gawin ko eh yung gusto niya? Pero pag-ukay natin, whenever may counsel na ganun, makita natin ang basihan ay salita ng Diyos na kahit sa kanino mo marinig at sin ang ina-address, same lang yung marinig mo. Same lang yung kwan, yung kumbaga yung maya-advise unless talagang supply yung ibang nakausap mo. Pero ang punto dito, nagiging manipulative ang isang elder or leader for that matter or anyone sa relationship kung ang ginagawa niya ay dinidikta niya yung dapat gawin ng isang tao para mag-gain siya ng personal advantage or yung vested interest niya. Okay? May selfish interest. Pero kung yung pinagagawa, unang-una, hindi pilitan. Alam natin sa counseling, hindi ito para idikta basta lang kung ano yung gagawin mo, kundi ipaintindi sa'yo kung bakit ganyan, ipapakita kung ano yung consequence, kung ito yung gagawin mo, yung gusto mo, at yung tamang gawin, ano yung mangyayari. Ngayon, syempre, may conviction yung tao. Minsan, alam niya na yun ang tamang gawin, pero hindi niya matanggap, ang gagawin niya, i-accuse niya kung sino man ng manipulation. Now, pagdating naman sa outright manipulation, ang babantayan natin, no? Ang nagmamanipulate kasi tyrant. Yung diktador, yung ganun, yung uhaw sa kapangyarihan o sa posisyon, yun eh. To gain advantage sa lahat or may sinabi pa dun sa lording over, basically. Sa theological terms, lording over, nagiging Panginoon ka na ng kapatiran o kung sino mang taong yun. So yung lording over is somehow that person is viewing the other person na mas mababa siya at wala siyang kakayanan mag-isip sa sarili niya o wala siyang basically yung mas above siya sa kapatid o sa isang miyembro. At mapapansin natin dyan, whenever may manipulation, isa sa mga signs niyan ay ano ang tawag doon? Hindi lang yung sa words na ito gawin mo, ito yung ano mo, kundi merong ang tawag doon yung mga actions na to gain control of the person. For example, dati sa mga pinanggalingan natin, kunyari na lang, no? Maaring hindi nyo naranasan, no? Usually sa mga false teachers, makinig ka sa akin kasi apostol ako. Ako ang authority dito. Ganun yung dating na inaano niya yung sarili niya na kulang ang nakakarinig sa Diyos. Yung ganun. Or may mga times na nagiging spiritual abuse or manipulation yung tawag dito yung lahat na labas na sa pamumuhay ng hindi na saklaw ng salita ng Diyos ay pinakikilaman pa. Tandaan natin ang elders or pastors andun lang siya sa apat na sulok ng salita ng Diyos. Beyond it, opinion niya lang yun. No, kapag lumalabas na siya doon, for example, pati yung kulay, paborito mong kulay, papakilaman. Yung mga trivial things na. O yung
o kailangan ito yung ito ito si may nangyayari ganito. I saw a vision na ang mapapangasawa mo ay si ganyan. Nangyayari 'yon sa mga churches na may spiritual abuse. Or I heard the Lord na magbibigay ka sa akin ng kotse. Naranasan ko 'yan. But ang sabi sa akin ay ikaw ang gagamitin ng Diyos para mabigyan ako ng sasakyan. 'Yun ang sinabi sa akin. So that's something na ginagamit mo yung authority mo at gagamitin mo yung pangalan ng Diyos to gain an advantage to the other person. That's manipulation. Last thing na gusto ko i-point out is yung guilt trip. Hindi guilt trip. Na paparamdam sa'yo na ano ka, makasalanan ka, or yung mga hindi naman sinful, gagawing sinful para lang ma-ano, or kung sinful man, gagamitin niya yung sin na yon to guilt trip you into obeying or doing yung bagay na mag-advantage yung kung sino mang Poncio Pilato na yon. So diyan nga nagiging clear na walang puwang ang abuse, walang puwang ang manipulation or spiritual abuse kung sound yung doctrine ng church, especially if it's covenantal, confessional, at nagpa-practice ng church discipline. Yun yung mga safeguards eh. Kasi walang plurality of elders eh. Walang isang bagaling lang. Walang isang ano lang, bishop or reverend or ano lang na ako ang founder or chairman ng ano na to. Walang ganun. Or apostle man yan. I hope na sagot yung... Yung article na shinare ni Mark sa Facebook, napakaganda nun. If mabacktrack nyo, basahin nyo. Ang ganda ng mga points na sinabi doon regarding spiritual abuse. Sige po. Any ano po, questions or insights? Or you can answer the questions. Hello, Rose. Thank you sa iyong pagturo. Sagutin, try ko sagutin yung sa number one. Yung question number one is, bakit daw yan, yung discipline is one of the least implemented in our day and age? Bakit? Why do you think this is? Bakit least implemented or hindi ginagawa? I assume, ilagay ko yung context sa church. Bakit maraming church ang hindi nag-obey dun sa Matthew 18 in general na lang. Siguro isa sa naisip kong reason is bukod sa ano lang, out of ignorance of the scripture lang, may mga ganun, is yung ano, confusion or poor understanding ng grace. Kasi yun yung isa sa ibabato eh. Grace lang dapat. Love lang. Wag mo na i-confront yung sin. Siguro yun, isa sa reason yun. And then ano rin yung poor understanding din ng ano kakadikit noon is poor understanding na ecclesiology rin tsaka authority ni Christ na si Christ yung ano ultimate lord ng church, head ng church, siya yung nagbigay ng ano na yon ng yung church discipline and na dapat i-implement nga sa church discipline. Yun lang siguro bro. For sa grace and sa ano ecclesiology. Okay. Number one. Sige bro. Thank you bro Art sa pag-answer number one. Ako try ko din yung number two. Isasay natin to. Sige ma. Maganda yung tanong. What are the wrong ways to go about the recruiting and what would be the dangers that might result? Ang nakita ko na ano, maling pagkokorrect or pag-reprove sa isang kapatid is mas kagalitan mo yung kapatid kaysa sa kasalanan niya. Mas na-emphasize na katapo niya kaysa planan na ginawa niya. Ano yun? Magandang i-point out na nagkamali siya, hindi rin niya neglect yun. Pero mas kagalitan dapat natin, pakita mo sa kanya na mas kagalitan niya yung kasalanan. Meron kasing
Meron kasi akong mga mga nakausap din dati pa sa church natin sa that before na hindi na sila nag-undergo tumuloy sa simbahan para ng palataya kasi tuwing nakikita sila yung kasalanan na tumatatak sa kanila yun yung parang ayun na yun, mas na-emphasize na yung pagkatao nila sa kasalanan. Well, ang nasa nagdi-deliver yun o sa nag-re-reprove sa the one na nag-cook niya. Yun, yung mali nga nun, yung pwede maging epekto nun is ayun, hindi na magpatuloy sa pananampalataya kasi hindi niya nakita yung grace, yung pagpapatawad, yung pagmamahal kasi isa sa mga qualities ng totoong pagmamahal is love no records of wrong. Tuwing makikita mo na pinatawad mo at minamahal mo talaga yung kapatid is dapat hindi na nag-highlights yung kasalanan niya kundi dapat yung grasya ng Diyos. Then, ayun yung nakita ko doon na isa sa mga dapat na ways natin. Alam ko naman na darating yung time na mag-correct or mag-reprove tayo ng kapatiran o kaya tayo mismo. Pag tayo nandun sa position na yon, yung kasalanan, yung ideal, at hindi lang yung pagkatao. Ayun yung gusto ko lang na ibahagi dito. Eh, sige, thank you, Bro Ermar. Sa na kailangan mas kamuhian natin yung kasalanan kaysa dun sa And thank you. Sige, ano, questions ba or pag-answer? Question? Answer. Try ko lang in 3. Okay. Sige, bro. Okay na. What are the right ways to do it and what are the benefits that could follow? Sa ano, nakita ko dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Diba? We urge you. Parang tamang gawin is wag mong ano, pagdikdikan na yung parang ida-down mo siya nang ida-down. Pero ano siya, 'di ba? Anong ang gagawin natin is ano, 'di ba? Magre-rely nga tayo sa Word of God. Parang i-encourage natin sila para hindi sila lalong manghina at dapat natin yung kasalanan na ginawa niya. Hindi siya mismo yung aanoin natin. So yung ang benefits nun is maganda kasi doon pa lang mapapakita mo na yung duty mo bilang isang kapatid na di mo siya inayaan lang na babagsak dun sa kasalanang ginawa niya or struggles. So, yun lang. Eh, salamat, Bro Edsel, sa pag-answer. Sige. Itanong ako. James Bryan. Sige. Hindi ko alam kung tanong or anong pwedeng... Sige. Anong pwede nating... Yun, siguro, di yata tanong to. Ano na lang. Parang pwede natin gawin. Kasi may mga ang tawag doon, nahihiya. Kunwari, position. Diba, kunwari, si... Sino? Brother Angelo. Tapos, ako, siyempre, merong part na mahihiya ka na sawayin siya sa pagkakaano. Meron ganun eh. Nahihiya ka. Eh, ano yung pwede nating gawin sa ganung part? Ayun. Hindi lang doon. Kahit sa mga iba pa. Ibang kapatid. Na nahihiya ka. Ayun, ganun pa. Ayun. So, maganda yung tanong. Yeah. Thank you sa question. Pero, ayun niya, sa part kasi ng in the context of church mo. Nandun yung part ng authority, especially sa mga elders. Pero in, ayun niya, sa church context na, lalo na kapag covenanting, no?
ang kasalanan walang ano yan. Ang mga failures walang pinipili yan, no? And tayo dapat bilang Kristiyano, no? Magkaroon tayo ng courage, no? At actually itong rule na to ini-encourage tayo na whatever na position sa church, no? Itong rule na to walang exemption. Na dahil kapag nakita mo na yun nga, yung possible may mga position sa church or may authority, no, sa mga member, nagkamali sila, kailangan ano, andun din yung ano, yung pag-rebuke, no? Sabi nga doon, open rebuke is better than hidden love. Hindi dahil may authority sila, kaya hindi natin nahihiya tayo. Ito yung mag-hinder sa atin para hindi sila i-warn, hindi sila itama. And yung part na yon, yung pagtatama natin sa kanila, even though may authority sila, even though may position sila, it's a proper way of loving them, no? Duty natin yon to love them. And kailangan maayos yung isipan at puso natin when we are doing that rule, at maging gracious din, maging ayusin yung in a respect way. And dapat kapag mag-reprove ka, sabi nga dito, na ang una mong kailangang isipin is to recover them, no? Sa pagkakamali na yun. So yun lang. Ayun, si Brother Angel. Idagdagan. Yung pag ang idea ko kasi pag example yon, elders yung nakita mo, then members ka naman, ka-church mo sila, ang akin lang is pwede mo silang i-direkta na i-tap, o kaya sabihin na kunyari, pass, napansin ko yung gagawa mo, ginagawa mo, o gato man. Hindi. Walang, I mean, yung pagmahal mo yung tao, syempre. Sabi mo, mamatay na, di ba? Hindi, kailangan mo siyang ano. It is for the benefits. Niya kasi, may blind spot tayo eh. We need someone na makakita ng mga sided na din nakikita. Yun. Yun, nakita ko doon. Tapos, another thing yan, hindi ka lang magkaroon ng, sabi rin sa book, basa natin is, huwag ka lang magkaroon ng ano, ng critical na spirit na parang chincheck mo, pinupolis mo, no? Oh, hindi siya naging Christ-like ka. Hindi niya ako kinamayan, ha? Ganon. So, i-check mo rin yung i-check mo rin yung heart mo. I-check mo rin yung heart mo na bago mo i-approach siya na ganon is, tama ba yung evaluation ko, observation ko sa scripture ba? And then kapag na-sure ka na, ano mo sa kanya, erase mo. Ang mali is, ipadaan mo sa alam mo mag-a-agree sa'yo, tapos sa huling makakarating, siya na. Siya na yung huling naka-ano. Ayun yung ano, unloving yun. Tsaka hindi dapat yun inaano. Ayun, pinaka-ano ko dun. Pero, ayun, siguro idagdag ko lang dun. Ayun, sa part ng pagko-correct din ng elder, no? Napakalaking benefits nun sa church, no? If ever man na talagang mali yung elder na yon, matatama siya sa part na yon. And yung buong simbahan yung mag-benefits sa part na yon. Siguro yun lang yung madadagdag. Sige, ano? Brother Angelo. Hindi, ano? Nagtampo. Kasi ang rule of thumb naman, yun nga, open rebuke is better than hidden love. But when it comes to offense, hindi naman sin, pero nagka-ano lang kayo, nagkasama ng loob, maari hindi naman siya nagkasala sa'yo, sumamahan loob mo, or misunderstanding, pag-usapan. No? Pag-usapan dapat yun ng ano, kung paano sinabi ni si Pablo yun, di ba, yung si Vicente sa kasi sino isa? Lydia.
Kung sino man sila. Yun eh, pinagkakasundo, no? Kasi hindi naman outright sinabi na ano eh, hindi nga sila na church discipline eh. Kasi conflict lang sa relationship, no? So maaaring may mga sinful part doon, doon i-address sa pag-uusap kung ano man yung mga sinful na mga na-commit na yon. When it comes to conflicts lang, eh magsabi tayo ng tapat sa isa't isa. Kasama yun sa confession na, Pastor, medyo na-offend ako kanina sa sinabi mo na hindi pupunta sa hell, hindi pupunta sa langit yung mga unbelievers, na-offend ka doon. Nagtanim ka ng galit. Tapos ano na, hindi dapat ganoon. Kasi kung pinag-usapan yun, ma-explain pa sa'yo, kaya mo pala sinabi yun. Kasi sinabi, kung sino lang nananampalataya kay Jesus. So, sa madaling salita, may nare-resolve ba? Hindi naman nagkasala si Pastor dahil sinabi na offend ka lang sa sinabi niya. So, yung offense, kailangan pinapaalam mo din na na-offend ka. Diba? Saya-saya nung araw nung kapatid. Kunyari, si Rudilin. Masaya-masaya siya. Wala naman siyang pinaproblema. Tapos ikaw dito, lugmok ka. Gusto mo nang tirisin yung si Rudilin dahil na-offend ka sa kanya. Diba? Nagtatanim ka ng sama ng loob. Eh, hindi niyo ko pinag-uusapan eh. Kung pinag-usapan niyo na address, naiwasan ang kasalanan. Offense pa lang eh, no? Yung kaya nga may tolerance, may forbearance, yung mga ganun. Kasi hindi not necessarily naman sin yung ano nagiging ano, though syempre, nagko-cause din ng sinfulness kapag hindi siya na-address, no? Kaya nga do not let ano yun, your anger ano daw? Before the sun goes down. Before you lift up your hands in worship, deal your conflict with your brethren. Nakita natin yung ano na yun na dapat i-address. Ganon din ang treatment nyo sa elder, no? Na, ang hirap nga naman, nakikinig ka dyan, tapos may samahan kayo ng loob ng elder o kung sino mang preacher o teacher, i-address ka agad. Huwag patagalin. Kasi nga, alam na natin ang mangyari pag hinayaan natin yon. Now, ang iba naman, well, kapag ka talagang sin, ay ganun din, one-on-one, no? Iharapin mo yung kapatid mo. In the Matthew 18 process, pero iba ang proseso pagdating sa elder. Paano iba yung proseso? Sa elder, kakaiba. Sa Luke, sa 1 Timothy chapter 5, verse 19, sabi dito, do not admit a charge against an elder except on the evidence of two or three witnesses. Una, sabi, ang pinakamabisang proteksyon sa mga elders eh deaf ear. Yung binging tenga pagdating sa accusations. So, halimbawa, may naglumapit sa inyo, sinabi, uy, alam niyo ba si Pastor, may chicks yan, ng bababae yan. Tapos wala namang ebidensya, hanggang doon na lang. Huwag nyo end. Hindi ko sinasabi ito dahil ano ah. Actually, may study tayo nito itong bagong series natin. Pero gusto ko lang marinig nyo na ngayon dahil tinanong ni Bitoy, mukhang meron siyang confront sa akin. Parang, nagre-ready na, nahihiya lang. Bro, oh. Ayun. Sa elder, sabi dito, do not admit a charge against an elder except on the evidence of two or three witnesses. Kung wala siyang ebidensya, kung mag-isa lang siya nagsasabi nun, there's no point of entertaining it. Okay? Ganun natin pinagpipitagan yung mga elders. Bakit? Eh, hindi mauubusan ng akusasyon ang taong tumatayo sa pulpito. Hindi mauubusan yan. Day in and day out. At charge sa atin to bilang mga mananampalataya na ingatan natin ang pulpito. Ingatan natin ang salita ng Diyos. Kasama doon yung naghahatid ng salita ng Diyos. So pag may narinig kayong accusation, oh, stop ka muna dyan. Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang kasama na makapagpapatunay? Kung wala, eh, hanap ka muna. Hanap kayo. Hanapan mo. Gumawa ka ng ebidensya. Yun. So, pero ito yung matindi dito. Kung meron nun, may evidence, two or three witnesses, sabi ito, verse 20, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all. Harap na kagad sa pulpito. Wala na yung steps. Expedite na yun. Direkta na sa pulpito. Halimbawa, yung elder,
may evidence against him, tatlo kagad, syempre kakausapin. Pero, i-address na yun sa pulpito na ito nagawa niya. Now, hindi naman lahat ng ang prayer natin na walang umabot sa ganun, na elder o kung sino mang nasa office, na may mga ganun accusation. Kung may ganun man accusation, anong prayer natin? Mapatunayan? Ang prayer natin, nawa Lord, hindi totoo. Diba? Kasi anong benepisyo nun? Kung napatunayan nyo, sige, nababae kung sino man yan or nagnanakaw yan, ano, panalangin natin sana hindi totoo. Ngayon, kung napatunayan na totoo, i-address sa church, yun na yun. At sabi dito, in the presence of God and of Christ, so that the rest may stand in fear. Matakot tayo. Kung paano pinitay ng Diyos si Ananias at Sapphira, sa harapan ng kongregasyon, ganun din naman, pag may nagkakasala, that i-address sa public. Sabi dito, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. So ano dapat yung guidelines? Wala kang preconceived ideas, hindi mo ginajudge yung tao. Wala kang partiality, meaning walang favoritism. No? So napaka sa limuot nitong proseso na to. Pero may guidelines. Yun ang makita natin. May guidelines pagdating sa elders na hindi, mas mabigat. Kaya nga sinabi, di ba, huwag niyong hangarin na lahat kayo maging tagapagturo pagkat mas mabigat ang judgment. Ito yun. Kasama to dun sa consequence. So, kailangan may evidence, 2 or 3. Pag wala, kahit may isang tao na nag-accuse, yun nga, hanapan ng ebidensya. Kailangan matibay. No, ganun ka iniingatan. Kaya nga naman, ang bigat din naman ng requirement sa isang elder, hindi basta-basta. And that's the very reason bakit ako nag-step down. Kasi pinagpipitagan natin 'tong posisyon na 'to, hindi lang ito basta, oh, galing ka sa church mo dati na ordained ka doon, oh sige, ano na 'to, carry over. Oh, since ikaw naman founder niyan, ikaw naman ang nag-start niyan, ikaw na rin. Hindi po ganun, no? Hindi natin 'yun ina-uphold. So I hope na papagplanuhan mo na, Brother Bitoy. Ayan. May tanong? Sorry. Ano po pag may multiple elders sa isang church, tapos napatunayan na si elder ay nagkasala with 2 or 3 witnesses, hindi ba nila pag-uusapan muna sa, parang elder committee? Or with the shepherd staff, kung hindi naman multiple elders? Talagang harapan agad sa congregation agad. Andun po yung nakapaloob. Kasi sabi dito, do not admit a charge, meaning may nagre-report sa elders. Kung hindi man elders, kung sino man yung nakatatanda. For example, sa atin, wala naman tayong elders pa at the moment. Meron tayong shepherd staff, key men, tinatawag. So, yun yung kakausapin. And part na nun, yung deliberation. Kasi iaharap ng ebidensya, kakausapin siya. Ang ibig sabihin dito na iaharap na kagad sa congregation. Kasi sa ordinary members, pag kinausap, enough na yun. First step. Dito, yung first step na yon, diretso na sa pulpit. Pagka may napatunayan na deliberate din naman. So, sa madaling salita, yung charge dito na sinasabi, ang ginamit kasi word, do not admit a charge. Huwag niyong tatanggapin. Huwag niyong i-entertain. Huwag niyong i-deliberate kung wala nang mga ebidensya. Hayaan niyo lang, kung marami nagsasabi, unless talagang concrete yung evidence. So, due diligence na nung mga men na nasa posisyon, kung paano yun kakausapin kung sino man, at kung matibay talaga, sila ang matibay ang ebidensya, iaharap sa pulpito. At naniniwala rin ako na kahit hindi napatunayan, iaharap pa rin sa pulpito. Kasi sinabi dun, kung merong charge at merong evidence, iaharap pa rin siya sa pulpito. At kung mapatunayan man o hindi, diyan i-discuss sa pulpit para sa kaalaman ng lahat. Para once and for all, kung hindi totoo, manahimik na ang issue. Hindi yung elders lang or yung committee lang ang nag-usap.
Tapos nag-decide sila na hindi totoo, hindi na hinarap, tanahimik na lang. Eh chismis 'yun, eventually kakalat 'yun. So ang ano dito, sabi, kung may evidence, iharap. Kung mag-end up man 'yon sa disqualification or sa tawag doon, yung napawalang sala, justification, yung mapatunayan na hindi naman niya ginawa yung isang accusation sa kanya, ay ma-address sa pulpito, maging public. Ayun, kay parang ano, ang tingin ko, siguro mabigat talaga sa elder dahil kahit nag-repent siya, disqualified na siya. Kung ang sin ay disqualification, kung nandun siya sa standard, bawa ang sin, yun, yung ganun, immorality, sexual immorality, ano na yun? Kasi na-disqualify siya doon. Kahit nag-repent siya, hindi na siya para tumayo pa kasi nga, the elder should be beyond reproach. Beyond reproach dapat. For that matter, babae man o lalaki, yung ano, sin. Kasi may mga kaso na hindi lang ng babae, ng lalaki din because meron palang homosexual desires. Kasama yun. Or any sin na, hayaan nyo, nakasiris naman to sa mga susunod na weeks. Pag-uusapan. Baka may follow-up. Follow-up? Ayun po. Try ko po sagutin yung number 5. Basahin ko po muna yung question. John Owen gives far more attention to this rule than to any of other 21 that he lists. Why do you think this might be? So, based po dun sa mga answer din no, sa mga questions na in-answer kanina ng mga kapatid, I think kaya ito yung binigyan ng more attention ni John Owen kasi sa lahat no, sa lahat ng nilist niya, ito yung ina-apply natin ng may pinaka maingat. Pinaka maingat dapat natin itong ina-apply sa church. Kaya ito yung pinaka binigyan niya ng attention. Connect ko lang din doon sa tinapik ko doon sa tinuro ko din dito kay John Owen. Ayun niya, naalala ko doon na ano ko din doon na yun nga, maingat dapat ginagawa yung church discipline talaga. Kasi, connect doon din sa sagot kanina ni Brother Art. Kaya hindi to masyadong ina-apply sa mga church. Kasi, ano kayong bro? Sabi mo kanina. Kaya hindi ina-apply sa mga church kasi yung pagtingin sa grace, tama, yung pagtingin sa grace at yung pag-intindi sa grace, no, kasi pag naunawaan mo yun at naintindihan mo yun, convince ka sa sarili mo or convince kayo na kailangan yung pagtrabahuan to, kailangan siyang bigyan ng labor para gawin kasi ano yung mga kailangan gawin, kailangan yung mag-imbestiga. Alamin nyo kung totoo ba talaga yung akusasyon or unang-una sa ating mga sarili, no? Pero siguro, ang pinakauna sa lahat is kailangan nyo maging tapat sa salita ng Diyos, no? Para hindi mauwi doon sa sinasabi din ni Hermar kanina, yung spiritual abuse. Kailangan nyo maging tapat sa salita ng Diyos, maging tapat sa mga sarili nyo. Yun, katulad din ng sinabi kanina ni Pastor Angel, kailangan mo maging tapat. Ay, ni, ano, Brother Angel, kasi kailangan nyo maging tapat eh. No, at tinaasahan din yun sa isang Kristiyano na kapag dumaan kayo dun sa church discipline or sa pag-approach ng kapatid sa'yo, kailangan maging tapat para mas maging maayos yung pag-uusap. So, kailangan ng investigasyon sa sarili mo rin. Iaano ko ba siya? I-address ko ba siya?
Ayun. So sa lahat-lahat ng yun, I think kaya ito yung binigyan ng more attention ni John Ob. Kailangan ito yung pinakamaingat dapat nating ina-apply kasi pwedeng ma-affect. Kasi ang pinaka-last na pahantungan nito is excommunication or disqualification ng elder or deacon or kung sino man nasa office. Kaya dapat maingat siyang ina-apply. And I think pwede rin itong mag-cause ng division ng church. Lalo kung ang problem is doctrine. Yung, kasi kunyari may maling nagtuturo or kaya nalin siya dun sa maling katuruan. Pero kapatid siya, kasi pwedeng mangyari yun, no? Base dun sa mga inaral din natin. And pwede din siya mag-cause ng division ng church. So yun, ang pinaka-point is, pinaka-sagot ko is, kaya yun yung, sa tingin ko, kaya yun yung binigyan ng more attention ni John Owen kasi ito yung pinaka-maingat dapat ina-apply ng mga tao sa simbahan. Ayan lang po. Thank you, bro, sa labor. May gusto lang ako. Nalimutan ko. Yung sasabihin ko, Teka. Ano ba yun? Tagal ko iniisip. When it comes to, Sige. Baka mamali masabi ko. Tuloy. Baka may iba pang gusto magsagot. Maga pa. Ayun. Anyone po na may tanong, questions, or insights? Yung number 4, hindi pa yata siya nang sasagot. And so number 4, do you feel any personal responsibility in the spiritual failure of any member, of any church member? Sige. Meron pa lang si I think sagot yata to ni Brother Dennis sa tanong ni Brother Vito, ni Brother James Bryan. Sabi niya dito, rebuking with love, pag-correct ng brethren anuman yung position is a character ng mature Christian. Although nandun ka talaga sa level na concern ka sa possible na maging damage ng church. So, isa yun sa mga sa mga answer niya dun sa question ni Brother James Bryan. Sige po. Anyone pa po? Meron pa po ba? Ikaw. Number 4, do you feel any personal responsibility in the spiritual failure of any church member? Ang hirap, no? ito siguro yung kagandahan nung i-apply yung tawag dito, yung Matthew 18. Kasi yun talaga yung parang proper way to address kung ano man yung tawag dito, yung sin na kailangang i-deal. And ang hirap. Siguro dati, oo. Dahil na kung may question kasi na kunyari yung isa kapatiran natin, tinitip natin kapatid dati, ganun. Hindi na nag-a-attend. Tapos, may question talaga every time na ano ba yung ginawa ko dapat. Kaya lang, meron namang other thoughts
na naiisip mo na sabay naman kaming umaten sa mga ganto, sabay naman kami ng inaral, so bakit hindi kami sabay na patuloy na lumalakad? So, ang hirap. Kaya lang, pag wala ka namang ginawa, na alam mong dapat may ginawa ka, kasalanan din yun. So, open question. question ba yung sa akin? Ano? Dapat pala ako lang nag-iisip dito, di ba? Hindi ko na siya binabroadcast. So, ayun. Ayun yung mga ano ko. Insight ko talaga. Oo. Pero ano pa rin yan eh. Andun pa rin kasi yung ano na sa... Yung gantong thinking is parang inaano mo sa sarili mo na... Ano, na... Parang nag... Ano? Nagiging... Ano ka na? Parang hindi na ang Panginoon. Yung ganun. Hindi ko mainuma. Hindi, ano, parang ano na, nagiging self-centered na yung approach. Yung ganung mindset. Oo. Na parang dapat may ginawa ka. Siguro, tapos nagkakaroon ka ng idea or ako nagkakaroon ng idea na siguro kung may ginawa ako, hindi naman siguro aantong sa ganun. So, nagiging self, ano na siya, self-centered na siya. Sovereignty ni God. And ayun din yung isa sa mga ano danger ng ganong mindset. Kung maayos, ano eh. Huwag na nga lang. Ang hirap eh. So, ikaw na lang, boss. Ay, ano, brother? ayun nga, na ano pa din eh. Ulitin ko nga. Ayan. Kasi, ano, isa sa mga naging comfort ko din dati. Nung, hindi naman sa atin, ano, hindi naman labag sa atin, or hindi tayo, aware naman tayo sa nangyari kay Ayla, di ba? And isa sa naging comfort sa akin, nung sinabi ni Art, sa stage talaga. Sa pulpit. Na ano, na wag kayong, ano, wag kayong, tangdon, huwag kayong may term eh. Tamang term eh. Huwag kayong mabagabag ba yun? Na parang wala kang ginawa. Kasi ginawa ninyo, nila ng mga men, yung lahat-lahat para i-address yung dapat i-address and maayos dapat yung dapat maayos. And ganun pa rin yung nangyari. And yun yung isa sa naging, ano ko, naging comfort that time. Kasi andun tumapasok sa isipan ko na ano dapat ba yung ginawa ko? Pero yung comfort is na sa Panginoon pa rin talaga. Na ang Panginoon ang magpapanatili sa mga taong dapat manatili. And ayun. Na, sobrang makaka-relate naman tayo lahat sa sinasabi ni Rudelin, kahit parang magulo. De, malinaw naman, na-gets ko naman, na may struggle tayo dun eh, na have I done enough? O tama ba yung ginawa ko? Dun pumapasok yung ano natin, yun nga yung belief natin na enough ang grace ng Panginoon, sovereign siya. Kasi kung nakabase sa atin talaga, ako masasabi ko, in handling those situations, masasabi kong hindi 100% na tama lahat ng sinabi ko, ginawa ko, kasi I have room for error eh. Tao tayo eh, di ba? Na hindi talaga natin magagawa 100% kung ano yung iniisip nating dapat ginawa natin. Kaya may mga regrets tayo kung minsan. Pero ang comfort, aside from the comfort na sovereign ng Panginoon, ma-comfort din tayo na ginagampanan natin yung trabaho natin. Kung paano tinuro ngayon ni Brother RJ yung duties and responsibilities natin sa ating kapatid. At the same time,
kung nanahimik talaga tayo, wala tayong ginawa, eh, mabagabag din ang kalooban natin na sa mga susunod, ay maging, hindi tayo maging passive, maging active tayong in addressing yung mga needs and mga struggles ng kapatid natin, mas magmahalan tayo, mas maging, ang tawag doon, yung participative tayo sa pag-edify ng church. Kasi, tandaan natin, yung mga ganong sitwasyon ng mga nangyayari sa simba, sa kongregasyon natin, hindi man tayo ganap na simbahan, eh yung mga opportunity para mag-grow tayo. Yung conflict, hindi tinatakbuhan yan, kundi sinusuong talaga yan. Walang ni isang, ano, sabi ni Pastor Noel sa study namin noong nakaraan, pagdating sa mga elders and deacons, panalangin natin na nagkakasundo-sundo lahat. Pero may mga pagkakataon talaga na nagbabanggaan yung mga yan. Kinikwento niya na sa amin na may mga times talaga na hindi kayo magkakasundo. Pero ang kagandahan nun na at the end of the day, at the end of the meeting, magkasundo kayo to agree, to disagree. May mga disagreements eh. At wag iwanan yung conflict. Wag maging escapist pagdating sa conflict. Wag nating takbuhan yung conflict. Yung meron kasing ugali tayo minsan na miwas na ako sa gulo. Diba? Eh sabi ko nga, I don't want peace, I want problems always. Hindi, ang punto lang doon, hindi natin siya dapat iwasan, kundi resolbahin natin. Wala namang nare-resolve ba kay iwas natin. For example, nung one time, siguro college ako noon, meron nabasag na baso sa bahay. So, alam niyo yung pet ng baso, makapal yun, di ba? Merong chunk doon na maliit lang. Pero yung chunk na yun, para siyang diamond na ganun-ganun. Yung hindi siya isang ano lang, yung parang bundok na ganun-ganun. Sa lahat ng sides may ano, naapakan ko, pumasok talaga sa ano ko, sa talampakan, as in bumaon talaga siya. I have a choice na wag ko na lang siyang pansinin. Avoid ko siya. Wag kong i-deal yung pain na yon na nararamdaman ko at tiisin ko yung pain araw-araw. Kasi sabi, ilalabas din naman ang katawan mo yan eh. Magpa-pop out din yan eventually. Or I have a choice to deal with it. So, sa Francia pa kami nakatira nun, ginawa ko eh, naalala ko si Lakoy J, medical lang mga courses niyan, mga PT, nursing, so may alam sila sa ganyan, kahit pa paano sa mga wound. So, pumunta ako sa Kingsville, inano ko yung, sinubmit ko yung sarili ko sa operation. Kasi talagang masakit talaga siya. Imagine na nakabaon sa talampakan mo yun at isipin mo, pababa sa Francia, nilalakad lang naman yun eh. Hanggang makarating ako sa Kingsville, excruciating talaga yung pain. Pero yung nakuha na siya, nakita ko nga na there's no way na matatanggal yon sa sarili niya. Kasi nga, ano siya eh, lahat ng sides ay tusok-tusok, spikes. Nakakapit talaga siya sa laman. Kaya siya nakuha kasi sinugatan siya at pinoke out. There are conflicts na ganun. Akala natin ma-resolve by itself. At gusto lang nating iwasan because we don't want pain, we don't want conflict or whatever. Pero hindi. Pagdating sa iglesia, kino-confront ang conflict, not to make it worse, but in the, ano, the spirit of reconciliation, spirit of forgiveness, and love. Kasi kung hindi, ang mangyayari sa atin, alis lang tayo dito lahat. No? With the hopes na nagre-reconcile tayo. Ganun ang gagawin nating lahat. Pero ang mandate sa atin ng Panginoon ay magsama-sama sa iglesia, i-resolve ang problema, eh para saan lahat ng binanggit dito sa salita ng Diyos kung hindi yung sapat para pagkaisahin tayo sa reconciliation. Para saan yung reconciliation natin sa Panginoong Diyos sa natapos na gawa ni Kristo, sa pamamagitan na natapos na gawa ni Kristo, na yung conflict nating magkapatid, hindi natin ma-resolve. Diba? O yung mga disagreements natin. So, hindi siya ina-avoid, ina-address ito, dahil alam natin, hindi naman tayo yung nagre-resolve. Yung Panginoong Diyos, siya yung nagbabago ng mga puso't isipan natin. So, as long na willing ang kapatid na magpasakop sa salita ng Diyos, magpasakop sa iglesia, magpasakop sa disiplina, walang bagay na hindi mararesolba sa iglesia ito.
Kaya yung church discipline, kahit mag-end up yan sa excommunication, that's a resolution. Resolution pa rin yun. Mag-end up man to sa repentance, eh, that's better. Sa disqualification man, that's still a resolution. May, laging may sagot sa Panginoon. May na-resolve ba? Unless, itong taong to talaga, eh, hindi mananampalataya, eh, yun yung talagang inaano. Hinahayaan na sa kay Satanas, kumbaga binabalato na. Question, paano yung mga kapatid na or mga dati nating kasama na hindi na talaga nagpapakita, hindi na nag-attend, no? Ako personally, every now and then I say kumbaga in-encourage ko silang umattend, ganun pa rin. Hindi ko naman sila kina-cancel. Gumagawa pa rin ako ng paraan kahit papaano. Pero hindi na kagaya ng effort na ibubuhos ko kung sino yung nandirito. Kuha natin. May idea kasi na yung 99 iniwan para doon sa isa. Ang tanong, 2 pa ba yun? No? Makikinig pa yan? So sa madaling salita, patunayan din nung lumalayo sa Panginoon na siya ay 2 pa by repenting, by coming in to the fold. Hindi yun para konsensyahin ako or mawalan ako ng tulog kasi hindi ako follow up, hindi ako kinamusta ni pastor or I'm beyond that. Hindi dahil matigas na yung puso ko, hindi. Kasi naniniwala ako na yung sa soberanya ng Panginoon at may ginawa na paraan para maabot sila. Pero pag talagang ang isa sa mga principles na tinuturo sa amin ni Pastor Noel pagdating sa apologetics or evangelism o kung anong paman, sa pag-engage sa tao, hanggat willing yan makinig, engage mo lang. Pag ayaw na, hayaan mo na. So, ganun din. Yung frequency, kung nakikinig man yan, meron kasing point na, sige, Pastor, pupunta ako. Ganyan. Hindi naman pupunta. So, nababawasan yung frequency. Pero, you keep them in a safe, parang safe yung maabot mo pa rin sila kahit papaano na anytime kailanganin kanila at tipuin ng Panginoong Diyos ang mga puso nila, eh makaka-minister ka pa rin. Pero we should not lose sleep sa bagay niyan. As long as we have done our part, ginagawa natin yun, at hindi naman natin tinitigilan, no? Hindi lang yung kasing frequent. Problema kasi yun kung mas concerned ako sa iba kaysa sa nandito sa loob. Mas concerned ako sa labas kaysa sa nasa loob. No? Yung idea ng 99 salvific yun sa pagliligtas ng kaluluwa. No? Inaabot yung naliligaw ng landas. So, may prinsipyo din yun na kung hindi nakikinig, baka nga hindi tupa yun. So, maging patient lang tayo, maging gracious lang lalo. So, sa mga nag-iisip na have I done enough, I'm telling you, we cannot do something that will be enough para mapanatili kung sino man dito or ma-address ng tama yung mga issues. I-assume na natin yun na hindi magiging sapat kailanman yung kaya natin gawin. At ang Panginoon talaga ang sapat-sapat na kayang kumilos. So I hope comforting yun na, hindi enough eh. That's our comfort. Salamat sa Diyos na hindi tayo enough. Yan. Ayun. Thanks, Brother Angel. Sige po, it's already 12 noon, almost 12. So, I think close na natin itong Bible class natin. Sige po, let us pray. Father, we thank you for this discussion, Panginoon. At also, Panginoon, sa pagbibigay sa amin understanding, Panginoon, para maintindihan itong rule na to, Panginoon. Naway, itong rule na to, Panginoon, ay matanim, Panginoon, sa puso't isipan namin, Panginoon, at may apply namin, Panginoon, ng maayos, Panginoon, ng may pagsisigasig, Panginoon, ng may pag-iingat, Panginoon, sa pag-apply ng rule na to, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon, sa
buhay Kristiyano, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, ng awa at biyaya na binibigay mo sa amin araw-araw, Panginoon. Tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.